Alright, magandang araw mga kakumbatigs. Nandito po tayo ngayon sa Historic Resort City of the Philippines. Lapu-Lapu City. So yan po yung problema pag nandito tayo sa city talaga. Wala na masyadong kahoy. Ito pala yung aking solar panel na naging survivor ng Bagyong Odette. Meron ding mga nakinabang niyan during the kasagsagan ng aftermath ni Bagyong Odette. So yung ginawa ko dito na rooftop garden sana, at saka yung hatch na ginawa ko is survivor din yan ng Bagyong Odette. Hola! First video nyo po to mga kakumbatiks, pwede nyo i-click yung link sa description natin below para malaman nyo po yung story natin and kung bakit tayo nandito ngayon gumagawa ng mga content sa ating channel. Huwag nyo na rin pong kalimutan mag-subscribe mga kakumbatiks. Alright! Ako po pala si Kumbatik Supertix. Sinubukan po naming magtayo ng farm at saka mag-develop ng farm sa Mindanao. Pero after 4 months, bumalik din kami dito sa Lapu-Lapu City. Ano bang nangyari mga kakumbatiks? Ba't ba kami bumalik dito? Para malaman nyo po, isasummarize na lang po natin yung story. Ito na po. Umuwi po kami ng Mindanao December 6, 2021. First time po namin yung makaalis ng isla o makaalis ng Cebu Province since nagsimula yung pandemic. Excited po kami na makauwi dahil first time din po namin na makita yung na-acquire natin na farm dun sa Mindanao. At the same time, first time ding makita uli ng aking mga anak yung kanilang lolo at saka lola since nagsimula din yung pandemic. Actually, wala naman kaming checklist talaga kung ano yung dapat gawin dun sa i-develop namin na farm dahil nga physically hindi pa naman talaga namin nakita yung farm. Even though I spent so much time studying the maps, the topography na available sa internet, Google Map o di kaya Zoom Earth. But again, sabi ng permaculture kasi, first principle ng permaculture is to observe and interact. In short, you cannot finalize your design unless po talaga na nandun ka sa site tsaka nakapag-observe ka tsaka nakapag-interact. So kaya pinalo ko na lang yun. I have plans kung ano yung mga gagawin initially, but hindi ko muna siniseryoso yun dahil nga gusto kong makita kung ano talaga yung nasa farm, ano talaga yung terrain dun, ano talaga yung mga halaman na tumutubo dun. So lahat-lahat ng kailangang malaman na details dapat i-consider natin sa pag-indesenyo talaga ng farm. That is kung gagamit talaga tayo ng permaculture. So sabi din ng permaculture kasi, the longer we observe and interact, the better po yung kakalabasan ng ating design. And because wala naman tayong physical talaga na interaction, so ginuguhit na lang natin sa hangin muna yung ating mga plano. And kung ano man yung po pwede, based sa ating actual na observation dun, ayun na lang yung i-implement natin. Ganun na lang. Nang nakita na po namin yung farm for the first time, parang nagkaroon ng liwanag talaga sa dilim. Parang napipicture out ko na sa mga lokasyon doon, ano yung dapat ilagay dito, ano yung dapat ilagay dyan. So parang kumbaga nabubuhay yung mga kulay na dati is black and white lang sa ating mga drawing. Pero yung design natin hindi talaga yun mabubuo in a single day, 2 days, 1 week lang na observation. So kailangan talaga mahaba-habang oras ng pag-observe dahil nga medyo malawak din yung ating farm at saka hindi kasi mostly nararating ng tao yung mga sulok na part. So kailangan pa natin i-trailblaze, kailangan pa natin talagang aakyatin yung mga parts na medyo matarik. So yun, kailangan talaga mahabang observation. Sa aming mga humagit kumulang 4 na buwan na pag-stay doon, marami-rami din kaming na-accomplish. We have planted a lot of trees, mga dwarf coconuts, we have cacaos, we have native trees, we have grasses. So madami tayong naitanim. Sa kabuuan nga, mga approximately 850 plus na mga punong kahoy yung naitanim talaga natin. And nandito po yung listahan, yan po yung mahabang listahan kung ano yung mga naitanim natin na mga kahoy doon sa ating farm. Yung location kung saan sila itinanim is basically strategic, nakadepende kung anong uring kahoy, ano yung maganda sa kahoy na ito, ano ba yung kinakailangan sa lugar na ito. So kumbaga nakadesenyo yung mga lokasyon ng mga kahoy na ito sa malawakan at saka sa kabuang permaculture design natin.
maliban sa pagtatanim po ng mga kahoy, nakapagsimula na rin tayo makapagtayo ng A-frame cabin. Isa yun sa medyo malaki-laki yung gastos, but kailangan talaga meron tayong settlement dun. Just in case we'll stay there, at least meron tayong shelter talaga. But in the end, in the long run, yung balak naman talaga natin dun is ano yun, pang parentahan natin para sa gusto maka-experience ng camp life or di kaya farm life. Tsaka gagawa na lang tayo ng ibang settlement para talaga na yun yung tutuluyan natin. Para sa akin, with the limited time na nandun kami, mga 4 months, marami-rami na rin kaming na-accomplish talaga, no? kung tutuusin. Provided pa yun na hindi lang naman din kasi yun lang yung pinuntahan namin doon. No? While being there, we are also working from home. So me, I have a daily job. My wife also has a daily job. But we manage talaga na i-budget yung oras namin para obviously makapag-alat din kami ng time namin doon sa pag-develop ng farm. And it's quite challenging talaga, no? Yung pag-scheduling talaga napaka-challenging because yung farm location namin is basically mga 1.5 hours pa from my home. And even though yung parents ko meron din silang bahay doon malapit sa farm, which is mga 30 to 45 minutes, hindi rin ganun ka-accessible talaga, lalong-lalo na na lubak-lubak yung daan papuntang farm sa ngayon. And we are just very lucky na by February ata yun, nagsinimula ng kinongkrit yung daan doon, which was obviously magmamahal na yung mga properties doon. Kung nahirapan man ako sa scheduling ko, lalo na siguro yung asawa ko, dahil yung asawa ko mayroon siyang daily job, tapos tinutulungan niya pa ako doon sa mga asikasuhin sa farm. At the same time, may mga anak pa kami na nagmumodule pa. So para siyang 3-in-1 talaga, ano, tatlong katawan o tatlong task sa isang katawan ako, parang 2-in-1 lang, daily job at the same time doon sa pagmamanage ng mga gawain sa farm. Medyo mapalad lang talaga ako dahil yung parents ko talaga napaka-supportive nila sa amin. Pagdating namin doon, naging ano sila eh, naging instant yaya, anyayo sila sa aming mga anak. Yung isa talaga sa pinakamagandang nangyari is nakapag-spend talaga ng napakahabang time yung aking mga anak sa kanilang lolo at saka sa kanilang lola. Mga precious moments talaga yon na maaalala ng aking mga anak. So living a simple life in the province is napaka, I think, memorable para sa isang bata. Dadalhin ninyo yung experience na yun hanggang sa lumaki siya. Siguro kung wala yung support ng parents ko dun, it would be napakahirap siguro talaga ng pag-develop ng farm dun dahil wala tayong masyadong kakilala kasi hindi naman ako lumaki doon talaga, hindi ko alam yung mga lugar doon. So but because it actually is their hometown, yung Sindangan, doon talaga nakatira yung nanay ko tsaka yung tatay ko naman doon sa barangay ng Sindangan. So and they have a lot of relatives doon, relatives na rin namin, no? So kaya yun, isa yun sa nakakatulong sa mabilis na pag-access ng mga bagay-bagay doon sa development stage ng ating farm. So kung titingnan mo, napakaganda naman talaga ng mga pangyayari dun sa farm at saka sa Mindanao. So yung pinakakatanungan is, bakit kami bumalik dito sa Cebu? Bakit namin iniwan yung farm na it's still in the siguro 1 over 100 pa lang sa stage ng development niya? Kumbaga napaka early pa na bitawan yun at saka iwanan yun. It's under development, napaka-importante kasi ng stage na yun. So bakit kami bumalik dito? Lahat na makikita mo, bahay, walang kahoy, walang punong kahoy, walang soil, yung garden soil binibili. Tapos wala kang malalakarang lupa, yung lahat ng nilalakaran mo, simento, ang init. Everything here is off talaga para sa akin. Pero bakit ba kami bumalik dito? Anyari? Yung sagot sa katanungan na yan, mga kubatiks, are this. But before that, kindly subscribe to our channel. So meron tayong subscribe button dyan, pakipindot na lang. At saka click the bell na rin, the notification bell, para masubaybayan nyo po yung ating story talaga, no? From the scratch hanggang so kung ano man saan man tayo dadalhin ng ating kapalaran. So balik tayo sa kasagutan. Yung kasagutan actually are this. Unang-una talaga, alam namin na sooner or later babalik talaga kami dito sa Lapu-Lapu City. Dahil dito kami nakarehistro eh, dito kami boboto. Kailangan talaga i-practice natin yung karapatan natin na bumoto at saka pumili ng ating mga napupusuang mga kandidato.
bakit kami nagmamadaling makabalik? Eh, malayo pa naman yung May. So, the reason na naman doon mga kombatiks is iniwasan namin yung Holy Week. Kasi nga pag doon kami papasok at saka uuwi sa window ng Holy Week, yung problema kasi pag masyadong marami na yung mga pasahero, pagdating mo, pag uwi mo, wala, yun na, nagkakapalitan na kayo ng mga mukha, di ba? Pangatlong reason naman mga kombatiks is ni-require na kasi yung misis ko na bumalik na dito talaga sa Lapu-Lapu City, in which dito talaga yung base ng kanyang work, dahil nga natapos na yung mga work from home na mga benefits nila. At the same time, ako din, kailangan ko rin bumalik dito kasi kailangan ko makapag-focus din sa daily job ko kasi paparating na yung peak ng aming sessions talaga. Kailangan kasi focus ako sa aking trabaho pag malapit na yung peak, dahil nga pangarap at saka kinabukasan yung nakasalalay. So kaya dapat makauwi ako dito with the best focus possible talaga. So what happens now sa farm na iniwan namin? Ano yung mangyayari dun? So one thing is for sure, hindi namin iniwan yun sa parents ko dahil obviously nakaka-stress yung pagde-develop din ng farm. So I want them to be stress-free. Kung ano man yung ginawa namin para mapanatili yung mga projects doon, at saka kung hindi man 100% o perfect yung pagka-implement, at least man lang mapanatag yung loob namin. So kung ano yung ginawa namin, abangan nyo sa video na ginawa ko rin. Before din kami bumalik dito mga kombatiks, nakapag-germinate din tayo ng mga 1,200 to 1,300 na mga palkatas. And kung bakit ko napili po yung palkata na itatanim din doon sa ating farm, gagawa din po tayo ng video niyan, which is very napaka-importante para sa inyo na may mga lupain dyan and gusto nyo ring mapakinabangan yan. So panoorin, abangan nyo yung video na yun. So mga kombatiks, bumalik po kami dito sa Cebu, but it doesn't mean na we'll be quitting our farm life. Yung farm life po is napaka-amazing, and I think ma-appreciate lang natin yun if we are living in this concrete jungle for quite some time na talaga. Actually, bumalik lang naman talaga kami dito para makapag-gain ng strength, at the same time makapag-gain ng additional resources para ma-input na naman natin uli dun sa mga kakailanganing developments sa camp at saka sa farm. Magastos kaya yung pag-farm, so lalong-lalo na dito sa developmental stage niya. So that is why we need to juice up more resources. Ngayon na malayo tayo sa farm, meron ding advantage minsan na nakikita namin. So unang-una, makakapag-consider tayo ng mas mga possible na mga options. Pangalawa, makakapag-isip tayo ng mga productive na mga disenyo. And lastly talaga, lalabas yung ating mga brilliant talaga na mga ideas. So parang nai-relate ko ito sa isang painting, na pag yung painting is tinitingnan mo talaga ng malapitan, all you can see are the strokes, ganun lang, no? Pero hindi mo ma-appreciate talaga yon ng mabuti. So pinakamagandang tumingin sa isang painting is you step backwards para makita mo yung kabuang picture or kabuang painting, at saka ma-appreciate mo na yun pala isang napakagandang masterpiece. Yan po yung somehow ginagawa natin ngayon, mga kakombatiks. So in the end mga kakombatiks, yung goal naman talaga natin is permaculture. And sa permaculture, kailangan talaga yung unang-una, sustainability, pangalawa, diversity, and pangatlo is yung resilience. So by letting us away from the farm, somehow parang pinapaubaya natin sa nature yung mangyayari sa farm. So kumbaga, for nature to work, we'll let nature work with less or minimum human intervention. Eh, kahit na nag-worry tayo what will happen doon sa mga tinanim natin, but let's just trust the process, no? Trust nature kung ano yung gagawin niya. And just pray also na sana walang masamang mangyari doon sa mga tinanim natin at saka napag-imbisan na natin doon. Sa permaculture po mga kakombatiks, we cannot quit. So we'll just let nature do the job. Alright! Oops! Huwag natin kalimutang mag-subscribe mga kakombatiks.